listo. Okay, ito na yung huling filming day namin, no? Ngayong 2020. At medyo nakakaano lang kasi akala ko fun tayo. Pero, no, I'm sure nakita nyo na yung Alter BL series. Nakita ko at ang daming nagpapareact sa akin. Hindi na natin papakita yung mga nangyari. Pero sige, reactan natin mamaya kahit medyo nakakaano siya. Ewan ko na lang. Basahin natin yung comments ng mga tao dahil hindi ko ma-formulate yung aking sariling ano talaga, no? Marami akong gustong sabihin. O, basta. O, game. Easy round. Ayan. Ang cold mo naman mag-reply, love, mga bata sa likod. Ayan. Marami tong ganto, especially matagal na rin ako hindi nakakasakay ng jeep dahil sa COVID. Pero pag may may ka-text ako, ano, 'di ba? May ka-text yung katabi mo, kunyari nakaganon ka lang pero yung mata mo nakaganon. Inaalam mo, no, kung saan ba nag-date si Maribet at Jason kinabukasan. Ganyan din 'yan sa home shop. Wala kang privacy pag nakikipaglandian ka doon. May batang natingin sa likod. Oh, next. Wall sticker room mirror. Okay. Parang nananalamin sa tubig. I'm so disappointed. Pwede bang zero star? First experience ko na to. Hindi masaya. This is what I received. I can't even see my... Nakikita ko to! Nakikita ko to sa Facebook at wala akong tiwala kasi hindi talaga... Ewan ko, parang iba yung ano, iba yung materyales. Hindi siya yung sa salamin talaga na babasagin. Parang plastic ganon. Hindi ko alam. Basta yun yung ano niya. So, huwag na kayong bumili niyan. Mukha nga naman po siyang alien sa ilalim ng tubig dito. Okay. Idalina. Twinkle, twinkle. Little star. Idalina, tama na utak. Nagigigil ako sa'yo. O, ayan. Paano ba malaman pag di na okay yung macaroni salad? Tanungin mo. Okay ka lang. Pag sumagot, itapon mo na yan. Anong gusto mong regalo? Wala na. Basta aral ka lang mabuti. Okay na ako. Ma, regalo na lang. Mahirap yung gusto mo. Oh, ayan guys. Pasensya na. Na-delay yung ating phone giveaway dahil isang linggo akong wala. Pero waiting tayo, no, sa The Album na paparating na bigay sa atin ni Karen po ng YouTube channel. Kaya mag-subscribe din kayo sa kanya. Anyway, mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell po kayo. May mga nagpupupok. Hindi ko alam kung may kumakatok or ano. So, I'm so sorry. Para updated kayo sa giveaway. Okay, next. Eto na nga. Ayan na po yung BL series. Sa, ayan, star image, no. Don't compare yourself to me ever. You're not on my level and you never will be. Si, di pa rin sila bate. Okay. Before judging this series, what about the film Batang Posh without Aura Brighella? He's just 16 also and he... Magkaiba kasi, no? Yung parang ano... Pasensya na, ayan na, nagsasalita na ako. Yung Batang Posh kasi, no, hindi ko siya napanood, no? Pero I think HIV awareness siya, di ba? May ano, may... merong laman, hindi nandun lang para sa fan service na parang gumagawa ka ng, I'm so sorry sa term, pornography. May tinuturo. Ito yung nagagawa ng mga bata. Kaya napapasok sila sa ganitong mga pangyayari. Hindi yung ganito na for the sake of viewership. Magkaiba po kasi. Sana naiintindihan nyo. Yun yung Batang Pause. Although hindi ko napanood, ay maganda yung mga nakikita kong reviews doon at HIV awareness siya. So magkaiba, don't compare. Oh, ayun na. Kaya naman pala na drag ulit si Aura. Don't worry, I never wish to be in your level, honey. You're such a dirty person wishing that people would know that. Alam mo, sana magbati na sila sa totoo lang. Magbabagong taon na. Pero hay sa inyo, Aura at Buknoy. Sana ay magkabati na kayo. Ang layo na natin. Bakit nandito tayo sa Aura versus ano? Akala ko ba magre-react tayo dun sa BL series? My answer. Oh, ay, ito nga. Oh. Congratulations, mga Batang Post. Regional winner. Original program by a streamer or over the top, no, yung OTT of the Asian Academy. May lesson kasi yan. At I think, ano to, libro muna to na bago to naging series. Alinis kong tignan today. I love it. Oh, ayan na. Mga Batang Pos is a series that spreads awareness about HIV/AIDS and how we should not judge the people who have it. Oh, ayan. Kung meron man silang sex scenes doon, no, ginawa yon para ipakita. Meron ba?
sa tingin ko naman kasi hindi naman sila makaka-contract nun kung hindi ipapakita, no? Kung hindi makapapakita yung mga ginawa nila or decisions nila para makakontract doon. So ayun, may rason kung bakit may kinakailangan mga eksena pag ganitong storytelling. Magkaiba kasi. Magkaiba po talaga. O ayan. Ito yung point, sabi ng ating isa sa mga comments. We can all agree that the cinematography is bad. Okay? Bahala na sila dyan. Kayo nang bahalang humusgan yan. Acting skills is also bad. No? Kung para mo si Aura, talaga ayun yung mga umiiyak talaga sa Star Magic ba siya? Pero may training na talaga sila bago sila isabak dyan. Hindi ko alam sa kanila and I'm not here also to judge. Pero yung point ko is yung ayun na nga. May isa pa akong punto mamaya. Tignan natin. It shows erotic scenes not suitable for minor viewers. Pag pinakita mo yung erotic scenes, no, sa mga minor viewers, for example, yung kunyari, a batang pose, in a way, pinapakita sa kanila kung ano yung mga hindi at dapat nilang gawin if magkaroon sila ng HIV. Hindi ko alam kung ano pa yung dadagdag nila sa linya kasi parang trailer pa lang naman yung nakikita ko. Pero wag natin hindi ko alam yung kung ano yung tamang term. Pero pwede naman mag-engage yung ganitong mga bata for as long, no, as hindi sila, parang na-extort, parang, sorry, I'm so sorry, nawawala yung term, sindali, pero parang ganon. May rason kasi yon na-exploit, ayun na yung nakikita ko talaga, parang na-exploit na yung actors dito, knowing na puro bata pa sila, wala kami papakitang picture, at I'm so sorry. Next! O ito na nga yung kanilang so pwede na natin ipakita to, no. Alter, thank you. Nag-apologize naman sila. Oh, ayan, sabi, "Dear BL fans, I don't think para lang sa BL fans, no, yung dapat na apology na ibigay nila. After a careful deliberation of the altered trailer, we have decided to rectify all inappropriate parts of the story and the series that may be unpleasant to the viewers. We heard you and we humbly apologize for not meeting your expectations and not considering moral standards. Rest assured that we will bring you a more acceptable version of this series and that you can learn something after watching it. Thank you very much for your support. God bless us all. No hate, just love. Star Image Artist Management." Alam mo, at this point, no, wala na akong pakialam dun sa series nila. Ang sa akin lang, parang na-exploit na talaga yung mga artists na ginagamit nila. If nanonood kayo, I think it's something... Hindi ako galit. Hindi naman ako galit kasi buhay ninyo yan. Pero I think it's something that they should work on, no? Parang... Alam mo si Buknoy, controversial na nga siya, 'di ba? Tapos bibigyan mo pa ng ganito mga bagay. Isipin mo rin naman yung mga artist mo. Isipin mo din sila. Ano magiging effect nito sa kanila? Alam mo na na bashable. Hindi ko alam yung bashable. Bashable na siya talaga, ano. Alam mo na na ganun at bibigyan mo pa ng ganito mga bagay. I think at this point, no, parang tumayo sana sila as magulang dahil isa sa at this point, no, si Buknoy na ata yung pinakasikat nila dahil wala na si Sander Ford. So, sana ganun lang. Sana tumayo as parents, no, dun sa ano. Hindi ito tungkol sa inappropriate scenes, pero dun sa parang exploitation na para sa akin to, ha? Opinion ko to. The views and of... Hindi, Claro the Third into it. Kahit ano. Claro the Third Channel. Opinion ko to. Pero ayun, parang may exploitation na nagaganap dun sa mga artists. No, tama ba yung term na exploitation? Parang in exchange, no, doon sa in exchange nung kasikatan nila, parang binigyan mo sila ng issue. Ganun lang, ganun lang. Sana ayusin natin. Or kung nag-apologize naman na sila, so plus points na rin kayo, no? Pero sana bigyan man lang natin ng lesson man lang yung kwento. Nakita ko parang ano lang talaga, di ba? May mga eksena pang hindi ka aya-aya. Ayun pa, itong pangalawang punto ko, no, nagpakahirap po ang LGBT community at yung mga BL-BL series na yan, ginawa sila, no, to normalize, no, para makita ng mga taong straight na, ito pala, nai-inlove pala yung mga LGBT, hala, okay, tao din pala sila, okay, pwede rin pala sila mag-inlove, maglandian, ganyan-ganyan mga bagay. Pinaghirapan to ng LGBT community, LGBTQ+ community, for a very long time. At para gumawa ng gantong bagay na ikakasira lang ng community, ikakasira ng imahe ng community, medyo X po. So sana, no, hindi
ito, hindi ito yung gusto nang ipakita ng LGBTQ plus community. Hindi ito yon. Hindi ganito, no? So, sana, hi sa mga LGBTQ plus na nanonood sa atin dyan. Ayun yung pangalawa kong punto. Huwag naman sanang sirain yung matagal na pinaghirapan ng LGBTQ plus community. Oh, ayan na po yung ating video para sa araw na to. Sana ay may natututunan kayo sa akin, no? Para kay Buknoy at sa Star Image Management, no? Hindi pa naman huli ang lahat. Hindi galit si Clara. Hindi ako nang babash, no? But sana may napulot kayong insight din sa akin at may natutunan kayo kahit papano. At sana may consider nyo rin yung sinabi ko, no? I'm not here to hate. I'm not here to, alam mo yun, para makadami pa ng dislikes yung videos. Pero, hear what I have to say. Kasi, may pinupunto talaga ako. At may mga kailangan tayong proteksyonan. At kailangan natin maging responsable sa mga ginagawa natin. Ngayon, isang buong management. Kayo, di ba? Mas malalaki kayo kumpara sa akin eh. So, sana ay mas maayos. So, ayun lamang po. Sana sa 2021, no? Ito yung huling filming day namin. Sana sa 2021, may isaayos na lahat. I'm really hoping, no, na umayos si Buknoy. Sa totoo lang, mahanap niya yung center niya, mahanap niya yung peace niya, mahanap niya yung balance niya para ma-determine niya ba talaga anong klaseng influencer, anong klaseng artist ang gusto kong maging. You have the right to say no kung ano yung projects na mga gusto mong tanggapin. Ako personally, na-experience din to, hindi lahat ng malaking bigay na pera ng mga proyekto, ng mga brands ay kailangan mong tanggapin. Kung ibig sabihin no, na kailangan mo ng tapakan, no, yung sarili mong paniniwala, sarili mong pagkatao. Sa mga nanonood sa atin, inuulit ko no, na gusto maging influencer, feeling influencer, ramdam ng influencer sila, you have the right to say no kung ano yung tatanggapin mo. At isipin mong maigi bago ka pumirma, hindi lahat ay pera. So, yun lang. So, bago natin tapusin tong video na to, I apologize, hindi tayo nakapag-phone giveaway this month dahil kung napansin nyo po, malaking bakante natin ngayong buwan ang hindi ako nakapag-upload and I apologize. Pero waiting na tayo no, sa B-Album. Ay, sa mga ARMYs na nanonood sa atin, subscribe kayo no, kay Karen po na page at hinihintay lang natin yung B-Album na padala niya sa atin at ipapag-giveaway na yan sa aking gaming page. So mag-subscribe kayo sa aking gaming page na Claro the Third Gaming. Araw-araw ako naglalaro ng horror dyan, kaya manood kayo. So yun lamang po, ito si Claro the Third. I love you guys.